Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga hyena ang isa sa pinakamalupit na maninila sa lugar ng Africa. Halos lahat ng uri ng hayop ay kayang pabagsakin ng mga hyena dahil sa bangis ng mga hayop na ito. Gayunpaman, merong isang hayop sa Africa ang tila ba ay walang takot na humaharap sa mga hyena. Kapag may hyena na umaligid, inuutotan lang nila ito. Ito ang dambuhala at mukhang dinosaur na rhinoceros. Ang mga rhino ang isa sa pinaka-agresibong hayop, kaya maski ang mga hyena ay matatakot na lumapit rito. Kahit sinong makakita rito ay siguradong mangingilabot sa kung gaano ito kalakas. Pangalawa sa pinakamalaking hayop sa lupa ang mga rhino, kaya sunod lamang sila sa mga elepante. Ang mga lalaking rhino ay kayang umabot sa timbang na 2,300 kilograms. Ibig sabihin, mas mabigat pa ito sa walong pinagsama-samang tigre. Sa tuwing nakatayo ang rhino, may taas ito na 6 na talampakan. Wow, sana all 6-footer! Sa laki ng rhino, ito ang hayop na dapat mong iwasan. Maski ang hari ng gubat ay kinikilabutan sa tuwing may paparating na rhinoceros. Alam kasi ng leon na wala silang laban sa mga hayop na to. Mas pinipili na lang ng leon ang umatras sa laban kaysa mabugbog pa sila nito. Kaya naman ordinaryo na lang sa dalawang hayop na ito ang kumilos ng walang pansinan dahil alam ng leon na talo sila rito. Mapayapang kumakain ng rhino habang nahikiraan ang leon. Marahil ang kinatatakutan ng leon sa mga rhino ay ang mahaba nitong sungay. Umaabot ito ng 5 talampakan o halos kasing tangkad lang ni Carlos Yulo. Ang balat ng rhino ay may kapal na 1 pulgada, kasing kapal ng balat ng taong may utang at nainira sa'yo. Matigas ang balat ng rhino kaya hindi ito madaling tabla ng kagat. Kahit mukhang bulldozer ang hayop na ito, mukhang ayaw magpatinag ang grupo ng leon. Nang dahil sa pagtutulungan, kayang patumbahin ng grupo ng leon ang nag-iisang rhino. Gaya na lang ng mapapanood niyo sa video, kitang-kita na pinagtutulungan ng mga leon ang kawawang rhino, kaya wala siyang nagawa kundi ang umatras at sumuko sa laban. Ang isa pang hayop na marunong magtulungan ay ang African Wild Dog. Katulad ng leon, ang mga wild dogs ay nagsasama-sama upang magpabagsak ng malaking target. Ito ang taktika na ginagamit ng mga wild dogs sa pahikipaglaban sa rhino dahil mas lumalakas ang kanilang puwersa sa tuwing may teamwork. Madalas pa naman nag-iisa ang mga rhino kaya nahihirapan sila na lumaban sa grupo ng mga aso. Kung ang inakala ng rhino na ang kanyang mga kalaban ay nasa lupa, pues, dyan siya nagkakamali. Meron pa kasing isang hayop na umaahon sa ilog upang hamunin ng rambol ang rhino. Ito ang notorious na hippopotamus. Sino kaya ang mas malakas? Hippopotamus o rhinoceros? Kung susuriin, halos magkasing laki lang ang katawan ng dalawang hayop na ito. Hindi nalalayo ang malaking katawan ng hippo sa rhino, kaya't sigurado ako na sila ay magkasing lakas lang. Kung may sungay ang mga rhino, meron namang mahabang ngipin ang mga hippo. Bukod pa dyan, malakas ang kagat ng hippo at kaya nilang pisatin ang ulo ng rhino. Pero sa huli, mas nanaig pa rin ang puwersa ng rhinoceros. Walang magagawa ang mga hippo kundi ang umatras sa laban. Ang isa pang hayop na matinding katunggali ng rhino ay ang Cape Buffalo. Maliban sa malakas na pangangatawan, nagtataglay rin ito ng sungay na ubod ng tigas. Maski ang leon ay umiiwas sa mga Cape Buffalo dahil sobrang lakas ng atake nito. Pero sino kaya sa dalawang hayop na ito ang mas malakas? Kapag nagsalpukan ng rhino at buffalo, matinding bakbakan ang magaganap. Tagisan ito ng matinding palakasan. Dalawang beses na mas malaki ang katawan ng rhinoceros, kaya mukhang dehado ang buffalo. Sa huli, kung sino ang tumaob, yun ang matatalo.
Delikado ito dahil malambot ang tiyan ng buffalo kaya baka matusok sila ng sungay nito. Mukhang wala na talagang makakatalo sa mga rhinoceros. Pero kung meron mang isang hayop na may lakas ng loob na hamunin ng rhino, ito ay walang iba kundi ang mga elepante. Sila kasi ang pinakamalaki at pinakamalakas na hayop ng Africa, kaya wala itong takot na humarap sa rhino. Gaya ng mga buffalo, agawan sa teritoryo ang dahilan kung ba't nag-aaway ang rhino at elepante. Mukhang walang binatbat ang sungay ng rhino dahil mas mahaba ang tusk na panusok ng elepante. Dalawang beses na mas malaki ang katawan ng elepante kaya't mahihirapan ng rhino na manalo. Gayunpaman, hindi ugali ng rhino ang umatras sa laban. Madalas sa ganitong engkwentro ay natatalo ang mga rhino. Ngunit kabibiliban mo ang katapangan ng hayop na ito dahil sila lamang ang hayop na hindi natatakot sa elepante. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Kung oo, dapat mong pindutin ang like button at mag-subscribe sa FTP channel para mas lalo pa akong ganahang gumawa ng mga animal videos. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Gabriel Toralba. Hello rin kay Nilereg Sanchez. What's up kay Zairil Andrea Garais. Shout-out sa buong pamilya ni Samuel Ramos. Happy birthday kay Rayana Hamjali at kay Janat Salam. Tatay Jeff Balquin at sa kanyang tatlong anak. At kay JJR at Nanay Minda. Maraming salamat sa inyong panunood. No? See you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!